Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa nating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa 15 uri ng hindi pangkaraniwang puno sa mundo na talagang nakakamanghang tingnan. Marami sa ating kaibigan ang gusto ng puno sa bakuran. Siyempre naman, dahil sa lilim at ganda na naibibigay nito sa ating kapaligiran. Kapag malilim, maginhaw ang pakiramdam na parabang ang sarap magkwentuhan habang nagkakape o nagmemeryenda sa ilalim ng puno. Pero ano kaya ang pakiramdam kung makakita ka ng purong baliktad ang ugat ang nasa taas? O di kaya isang puno na pwede kang magtayo ng isang bar sa loob ng katawan nito? Ano kaya ang mararamdaman mo? Ito at marami pang uri ng kakaibang puno sa mundo ang ating susuriin at ipapakita sa videong ito. Pero bago tayo mamasyal mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo para makita ang kakaibang mga punong ito, i-click mo muna yung subscribe button at yung bell icon para lagi kang kasama sa mga unang makakalam sa mga unang upload sa atin sa ating channel. So ano-ano nga ba ang mga kakaibang puno sa mundo kaibigan? Number 15, the Battle Trees on Namibia. Ang Battle Trees of Namibia ay isang species ng halaman na nagmula ang pangalan sa isang 19th century Portuguese geologist na si Fernando de Costa Leal. Ito ay lumalaki hanggang 20 feet tall at kilala sa kanyang makakapal na battle-like trunk na halos walang sanga hanggang taas. Ang mga sanga nito ay kakaunti lamang at napapalibutan ng mga thorns o tusok. Ang mga dahon ay napapalibutan ng maikling mga buhok sa magkabilang surfaces. Ito ay namumulaklak tuwing springtime sa mga panahon na wala itong dahon. Ang trunk ng punong ito ay puno ng tubig tulad sa isang bottle of water para mabuhay sa isang desert-like condition. Ang punong ito, kaibigan, ay puno ng poison o lason na hindi maganda para sa mga tao. Pero ito ay nakakatulong na mainam sa hydration ng punong ito. Number 14, the sandbox tree. Ang puno ng sandbox ay isang malaking puno sa Spurge family na native sa mga tropical na lugar sa North at South America. Ang punong ito ay matatagpuan din sa Amazon rainforest at ilang bahagi ng Tanzania kung saan ito ay tunuturing na invasive species. Ang puno ng sandbox ay kabilang sa pinakamalaking mga puno ng mga tropical na mga lugar sa Amerika. At ang kamangha-mangha sa punong ito ay ang kanyang mga hugis kalabasang mga bunga na sumasabog at nagkakala ng binhi. Kaya napakadali nito magparami kapag tumutubo ito sa isang isolated na lugar. Ang katawan ng punong ito ay makinis sa kulay brown na nababalutan ng mga tusok-tusok sa buong katawan ng puno. Kaya tinatawag din itong monkey no climb. Ngunit hindi ka dapat magtanim ng ganitong uri ng puno sa amang lugar, kaibigan, sapagkat ito ay mapanganib na puno na madaling magparami. Ang dahon, bark at buto ng punong ito ay nagtataglay ng lason. Maging ang kanyang bunga, kaibigan, ay may lason din na kapag nakain ay maaaring maging sanhi ng pagsusuka, diarrhea at cramps. Ang bunga ng sandbox tree ay mapanganib din dahil sa pagsabog nito na sapat na makasakit ng tao at hayop. Number 13, Traveler's Tree of Madagascar. Ang Traveler's Tree na tinatawag din Traveler's Palm ay binigyan ng pangalan dahil sa tubig na naiipon ito sa base ng dahon na ginagamit sa mga emergencies para makainom ang mga travelers o manlalakbay. Ang malapamaypay na dahon nito ay may kaugaliang lumago sa isang east-west line na talagang kakaiba sa paningin ng tao. Ang nag-iisang species ng Ravenala ay katutubo sa Madagascar at itinatanim sa buong mundo. Ang trunk nito ay tulad sa trunk ng isang palm tree at kayang tumubo hanggang 26 feet. Sa taas ng puno naman ay may mga dahon na tulad ng dahon ng saging na may mahabang mga stalks na naka-arrange sa isang single pile na nagbibigay ng itsura na tulad sa isang pamaypay. Ang dahon nito ay mula 13 hanggang 16 na talampakan ng haba na kayang maghawak ng tubig sa kanyang base. Ang mga kumpul ng bulaklak nito ay may unusual white color na mga blossoms tulad sa bulaklak ng birds of paradise. Number 12, ang sikat na angel oak tree.
Ang Angel Oak Tree ay tinatayang higit na 400 hanggang 500 taon na. Nakatayo ito sa isang kakuhuyan sa isang lugar sa John's Island sa labas ng Charleston sa South Carolina. Ang Angel Oak Tree ay isang buhay na oak tree na siya rin pinakakahangahang gawa ng kalikasan sa lugar na ito. Para kang nasa isang fairy tale kung nasa ilalim ka ng punong ito, kaibigan. Ito ang pinakamatandang nabubuhay na oak tree sa East Mississippi River. Ang punong ito ay nakasurvive sa lahat ng nagdaang bagyo at hurricane at pagbaha, mga lindol. Number 11, Skeleton Deadly Trees. Matatagpuan sa loob ng Nabib Noklok Park sa Nambia ay ang Deadly. Ang pangalang Deadly ay literal na isinalin na nangangahulugang Dead Marsh o Valley. Dahil ito ay matatagpuan sa isang valley sa pagitan ng dalawang matataas na bundok. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang mataas na June Peaks. Bagaman ang Deadly ngayon ay isang tuyong lupa ng disyerto, dati itong naglalaman ng umaagos na ilog at nakalagay ang maraming puno at naging lugar ng mga halaman sa gitna ng disyerto. Noong ang disyerto ay natuyo 900 taon na nakakalipas, ang klima ay naging tuyo. Ang Deadly ay naharangan sa pagtanggap ng tubig dahil sa mga bundok. Sinasabing ito ay dating puno ng buhay na lugar, ngunit ngayon naglalaman na lamang ng mga skeleton ng mga puno dahil sa temperatura na sobrang tuyo. Maging ang natitirang mga puno ay hindi maaaring mabulok ng maayos. Ang mga puno ay tinatayang nasa halos 1,000 na taon ang gulang. Kaya kung maglalakad ka sa lugar na ito, para kang nasa isang nakakatakot na lugar dahil sa mga skeleton o patay na puno na hindi naman na-decompose. Number 10, Avenue of Baobabs. Ang puno ng baobabs ay lokal na kilala sa Malagasy bilang Renela na nangangahulugan na ina na kagubatan. Ito rin ay tinutukoy bilang baliktad na puno. Dahil kung titingnan mo naman, kaibigan, parang baliktad na puno ang itsura nito. Nagtataglay ang punong ito ng malaking trunk at mga sanga na parang mga ugat ng puno. Kaya kung titingnan mo ito, kaibigan, ani mo'y nakabaliktad na puno ang pagkakatanim. Kilala rin ito bilang battle tree dahil sa mahaba nitong tuwid na trunk na may lawang tubig. Ang mga species ng baobab tree ay matatagpuan sa west coast ng Madagascar. Ang puno ng baobabs ay napakaganda at unique na sila ay mga natural living monuments sa Madagascar. Mayroon silang napakalaking cylindrical na mahaba at makakapal na mga trunks na umaabot hanggang 3 metro sa kabuuan, na natatakpan na makikinis at mapupulang kulay abong bark. Maaari silang umabot ng 25 hanggang 30 meters ang taas. Ang pinaka hindi ka paniniwala sa puno ng baobabs ay ang kanilang edad, sapagkat sila ay maaaring mabuhay hanggang 800 taon. Ang punong ito ay minsang parte ng mayamang kagubatan kasama ng ibang mga puno. Ngunit sa pagpasok ng modernong sibilisasyon at pagdami ng populasyon, ito ang nagtulak ng massive deforestation na nagresulta ng halos pagkaubos ng baobabs. Gayunpaman, kaibigan, ang baobabs ay napakaraming pakinabang sa tao. Ang kanilang trunks ay maaaring pagkuhanan ng tubig tuwing dry season, at ang mga batang dahon ng punong ito ay kinakain bilang vegetable salad. Number 9, Dawawona Tree. Noong 1881, dalawang lalaki na tinatawag na Scribner's Brothers ang binayaran ng $75 para gumawa ng isang trabaho na gumawa ng isang tunnel sa Wawona Tree sa Yosemite National Park sa California. Nang matapos nila ang Wawona Tunnel, ito ay naging popular na tourist attraction at maraming pamilya ang nagpakuha ng larawan at dumaan sa ilalim ng Wawona Tunnel o tumayo rito para magpakuha ng picture. Ang paggawa ng tunnel sa pamamagitan ng Wawona ay ginawa ng Park Service sa lugar na ito bilang paraan para palaguin ang turismo sa panahon ng pagdami ng sasakyan. Ngunit sa kasagsagan ng snowfall sa lugar na ito, napuno ng snow ang puno ng Wawona at naging dahilan para bumagsak ito noong 1968. Ang punong ito ay tinatayang 2,300 years old na. Noong ito ay bumagsak, hindi magkasundo ang mga tao kung ano ang nararapat gawin dito. Ngunit naiwan na lang ito sa lugar na iyon kung saan ito bumagsak.
ito pa rin ay isang tourist attraction sa panahon ngayon, kaibigan, at kilala ngayon bilang Fallen Tree Tunnel. Number 8, Dragon's Blood Tree. Ang Dragon's Blood Tree ay isang natatanging puno na katatubo sa kapuluan ng Socotra, bahagi ng Yemen, na matatagpuan sa Arabian Sea. Ang sikat na pulang dagta na parabang dugo, kung saan hango ang pangalan nito, ay pinapalabas mula sa kahoy pagkatapos itong sugatan. Ang Dragon Blood Tree ay isang evergreen na puno na maaaring mabuhay hanggang 650 na taon at umaabot ang taas ng mga 10 hanggang 12 meters. Lumalaki ng mabagal ang Dragon Blood Tree, halos isang metro bawat 10 taon. Ang Dragon Blood Tree ay isang succulent, matibay at kayang mag-tolerate ng drought. Mabubuhay ito ng mainam sa mainit na temperatura at mga kondisyon ng subtropical. Karaniwan ito matatagpuan sa elevation sa pagitan ng 300 hanggang 1,500 meters. Ang Dragon Blood Tree ay may natatanging kakaibang itsura na tila isang payong na punong-puno ng damo sa ibabaw. Number 7, Pando the Trembling Giant. Ang Pando the Trembling Giant ay matatagpuan sa gitna ng Utah. Ang Pando the Trembling Giant ay isang kagubatan ng mga puno ng aspen na may iisa lamang root system na bumubuo ng isang pinakamalaking organismo sa buong mundo. Kaya nga, kaibigan, ito ang heaviest living organism sa buong mundo. Nakaligtas ang mga Pando sa libu-libo at marahil milyon-milyong mga taon na pagkaubos. Ang Pando ang pinakamalaking aspen grove sa buong mundo. Sa halos 106 acres ng lupa, may tinatayang 47,000 na isang single living organism. Tinatawag na iisang organism lamang ito, kaibigan, dahil iisa lamang root system ng punong ito. Ang aspen ay may kakayanang mag-produce ng genetically identical offspring sa pamamagitan ng kanilang mga offshoots mula sa kanilang mga root system. Sa fall season, nagiging kulay gold ang kanilang mga green na dahon nang sabay-sabay. Dahil nga, kaibigan, ang buong grove na ito na may lawak ng 106 acres ng lupa ay may iisa lamang na massive root system kung saan maraming trunks ang tumutubo at namamatay at napapalitan ng mga bagong trunks. Ang grove ng 47,000 trees na ito ay nabubuhay ng thousands of years. Ito ay dahil sa isang single organism ay kayang magpatubo ng libu-libong trunks ng puno. Number 6, Rainbow Eucalyptus. Ang mga tao ay nabibighani sa rainbow eucalyptus, lalo na sa unang pagkakataon na makita nila ito. Ang matinding kulay at astringent na amoy nito ay isa sa hindi makakalimutang characteristics ng punong rainbow eucalyptus. Narito ang mga bagay na dapat mong malaman bago ka magmadali na bumili ng rainbow eucalyptus. Ang rainbow eucalyptus, kaibigan, ay ang nag-iisang eucalyptus na puno na katutubo sa hilagang hemisphere. Lumalaki ito sa Pilipinas, Papua New Guinea at Indonesia, kung saan nabubuhay ito ng mainam sa tropical na kagubatan na nakakukuha ng maraming ulan. Ang puno ay lumalaki hanggang 250 na talampakan sa katutubong kapaligiran. Ngunit sa United States, ang rainbow eucalyptus ay lumalaki lamang sa mga klimang walang frost na matatagpuan sa Hawaii at southern portion ng California, Texas at Florida. Sa United States, ang puno nito ay lumalaki lamang hanggang sa taas sa 100 hanggang 120 feet na taas. Bagaman halos kalahati lamang ng taas na naabot nito sa kanyang katutubong taas, isa pa rin itong napakalaking puno, kaibigan. Number 5, Banyan Tree. Ang banyan tree ay isang fig tree na nagsisimula ang kanyang buhay bilang isang epiphyte, isang uri ng halaman na tumutubo sa ibang mga halaman kapag ang kanyang binhi o buto ay nag-germinate sa crack ng isang host tree. Ang banyan tree ay isa sa 750 species ng fig tree. Ang banyan tree ang pinakamalaking puno sa mundo pagdating sa area na nakocover nito. Ang pinakamalaking puno ng banyan tree sa buong mundo na nabubuhay ngayon, kaibigan, ay matatagpuan sa Indian state ng Uttar Pradesh na sumasakop sa 4.7 acres ng lupa at kayang maliliman ang 20,000 na katao.
Wow, grabing laki noon, kaibigan. Ang banyan tree ay kayang mag-produce ng malawak na crops ng figs na kayang mag-sustain ng mga species ng ibon at mga fruit bats at iba pang mga creatures. Number 4, Wollomi Pine Tree. Ang Wollomi Pine Tree ay isang bihirang evergreen tree. Ang Wollomi Pine Tree ay pinalagay na isang uri ng extinct species noon hanggang sa makahanap ng ganitong species sa Australia. Ang Wollomi Pine Tree ay natagpuan noong 1994 na lumalaki sa isang liblib na canyon sa Wollomi National Park, mga 200 kilometers hilagang kanluran ng Sydney, Australia. Ang remarkable sa pagtuklas ng mga naunang botanist ay ang hirap nito na makita ang halamang ito dahil ang nag-iisang sistema ng canyon kung saan lumalaki ang punong ito ay napalibutan ng matatangkad ng mga sandstone cliffs, at ang pagpunta para makakita lamang ng halamang ito ay nangangailangan ng paggamit ng isang helicopter o paggamit ng mga pang-akyat sa bundok. Ang Wollomi Pine Tree ay kayang i-clone ang kanyang sarili para makabuo ng isang exact genetic copy. Ang Wollomi Pine Tree ay tinuturing bilang critically endangered at legally protected sa Australia. Matapos matuklasan ng punong ito ay maaaring makapag-clone ng kanyang sarili, ang mga bagong puno ng Wollomi ay inilalagay at inaalagaan sa Botanic Gardens ng Sydney at sa Mount Annan. Ang isang recovery plan ay ginawa para maingatan ang mga puno ng Wollomi. Ang pangkalahatang layunin ay upang matiyak na ang species na ito ay mananatiling buhay sa pangmatagalan. Ang pine ng Wollomi ay ipinakita din sa Australian Prime Minister at Foreign Affairs Ministers sa various dignitaries sa buong mundo. Number 3, Vine of Wisteria. Ang halamang wisteria ay nakakamangha kapag sila ay namumulaklak. Sa tagsibol, lumilikha sila ng mga blue at purple na mababangong mga bulaklak sa loob lamang ng isang linggo o mahigit pa. Ngunit bago ka magsimulang maghanap para bilhin ang wisteria at itanim sa iyong bakuran, alamin muna ang mga panganib na ito sa iyong hardin. Ang wisteria ay isang native na halaman sa China at Japan. Maaari silang lumaki ng 10 talampakan sa isang taon at maaaring mabilis at maabot hanggang 70 talampakan. Kung hindi mo nais na sakupin nila ang iyong bakuran, huwag ka na lamang magtanim ng ganitong uri ng halaman, kaibigan. Kapag sila ay napabayaan, maaari nilang ganap na matakpan ang paligid ng mga halaman at puno sa iyong bakuran. At bilang resulta, harangan nilang sikat ng araw at sa bandang huli, makakasama iyon para sa iyong mga tanim na puno at halaman. Ang mga vines ng punong ito ay mabibigat, kaibigan, hanggang sa punto na dumami sila at magiba nilang iyong mga bakod dahil sa bigat ng kanilang timbang. Kapag tumubo na ng matatag ang halamang ito, napakahirap mapuksa ang mga hindi native na wisterias dahil ang kanilang mga root system ay mga matitigas. Kinakailangan ng repeated treatments ng herbicides at continuous na pagputol ng mga vines para lamang mapatay ang halamang ito. Ito rin ang tandaan mo, kaibigan, lahat ng parte ng wisteria plant ay may toxic na may masamang epekto kapag nakain ito, tulad ng nausea, diarrhea at pagkamatay sa sandaling makakain ng mataas na amount ng halamang ito. Number 2, Sandland Baobab Tree. Ang Sandland Baobab Tree ang pinakamalaking baobab tree sa South Africa na may taas na 72 feet high at 155 feet na lapad. Ito ang pinakamalapad na puno sa buong kontinente ng Africa. At ito rin ang isa sa pinakamatandang puno sa buong mundo na tinatayang 6,000 years old. Ang Sandland Baobab ay talagang napakalapad na puno na nakagawa ang may-ari ng lupa ng pamilya kung saan nakatanim ang halaman na ito ng isang point para makapasok sila sa loob ng baobab. Ginawa pa itong isang bar ng may-ari ng lupa sa mismong loob ng puno na may 13 feet na taas ang kisame
at kayang mag-accommodate ng 15 na katao. Wow, grabe yung naisip ng may-ari, no? Sa kasamang palad, kaibigan, ang higanteng punong ito ay nag-split at may bahagi nito na nag-collapse noong April 2016. Dahilan na rin siguro sa katandaan ng punong ito. Number 1, the Tree of Life. Ang Evergreen Tree of Life ng Bahrain o kilala din bilang Shajarat al-Hayat ng mga lokal ay humigit kumulang 400 years old na. Pinaniniwala ang itinanim ito noong 1583. Ang punong ito ay natatakpan ng mga berding dahon sa kabila na ito ay tinanim sa isang Arabian desert. Ang Tree of Life ay matatagpuan 2 kilometers mula sa Jebel Dungkan. Ito ay humigit kumulang 9.7 meters ang taas at nag-iisang puno na nakatayo sa disyerto na walang ibang halaman sa paligid nito. Ang mga ilan-ilan na halaman ay makikita na ilang milya ang layo mula sa Tree of Life. Ang punong ito ay tinawag na Tree of Life dahil ito ay lumalago at nabubuhay nang wala man lamang pinagkukunan ng tubig. Paano kaya nangyari yung kaibigan? Ang puno ay mababa at hindi tulad ng karamihang mga puno sa ganitong edad, maabot ng isang tao ang mga dahon ng Tree of Life kahit nakatayo ka lamang mula sa lupa. Ang mga sanga nito kasi kaibigan ay tumutubo ng pababa bago mag-curve pataas. Ang mga dahon ng punong ito ay delicate at feathery. Ang trunk ng punong ito ay nagkaroon ng ukit mula sa mga turistang pumapasyal sa lugar na ito. Ang iba namang mga turista ay unuukit ang kanilang mga pangalan at pangalan ng kanilang mga loved ones sa trunk ng punong ito. May mga butas din ang trunk ng punong ito, kaibigan, na kinuha upang pag-aralan ng mga eksperto. Ang temperatura sa paligid ng Tree of Life ay karaniwang nasa 41 degrees Celsius at kung minsan ay tumataas sa 50 degrees Celsius. Pero magtataka ka, kaibigan, buhay pa rin ang punong ito at hindi nagpapakita ng signs na mamamatay na siya. So ito lamang, kaibigan, ang 15 hindi pangkaraniwang uri ng puno sa mundo. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kaalaman, pindutin mo lamang ang subscribe button at yung bell icon sa baba ng ating video at tiyak isa ka sa mga maunang makaalam sa iba pang mga kaalaman tulad dito sa ating channel. So hanggang dito na, mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.